May petition po kayong inihain sa Korte Suprema tungkol po dito sa pagpapalit ng pangalan ng NAIA through babalik natin sa MIA. Bakit po dumiretso po kayo sa Korte Suprema, Attorney Gadon? Oo, kasi noong 2017 kasi, nag-file na ako ng petition yan sa Congress at nagbigay rin ako ng kopya sa Office of the President. Eh, pero hindi ito na-actionan eh. Dahil kasi siguro masyadong maraming mainit ang politika ng mga panahon na yun dahil di ba nagpalit pa tayo ng speaker. Opo. Eh, ngayon, aking napag-desisyonan na dumulog sa Supreme Court sapagkat merong anggulo kasi na yung batas na pagpalit ng Manila International Airport into Ninoy Aquino ay illegal sapagkat walang justification, opo, walang reason, walang explanation. Alam mo ba, Aljo, na yan lang siguro ang Republic Act na 42 words lang ang laman. Opo. Na ang sinasabi lang ay the name of Manila International Airport is hereby changed to Ninoy Aquino International Airport. Ganun lang. Walang nakasabi kung saan kukuha ng pondo para sa pagpalit ng mga signage nito, kung saan, walang kahit na ano. Walang explanation. At saka ito ay ginawa noong 1987. Si Ninoy ay namatay noong 1983. Mm-hmm. At noong 1987 ay 4 years pa lang yon. Mm-hmm. So ito ay nagva-violate doon sa rules and guidelines ng National Historical Commission na dapat ang isang lugar bago mo pangalanan sa isang tao na namatay ay dapat ay 10 years and above na namatay. Opo. Hindi yung kakamatay pa lang ipapangalan mo na. At pangalawa, under the guidelines, dapat yung tao ay mayroong exceptional contribution to nation building. Opo. Meron siyang ginawang yung talagang kabayanihan. Eh si Ninoy naman ay wala. Convicted pa nga yan dahil sa kanyang rebellion charges and sedition charges. Mm-hmm. At siya ay isa sa mga founder ng NPA. At si Ninoy din ang nagpahamak sa ating claim sa Saba. Mm-hmm. Kaya di natin nakuha yung Saba sa matahimik at mahusay na pamamaraan. Kaya yung si Ninoy ay para sa akin siya isang traidor. Hindi siya dapat na binibigyan ng ganyang klaseng acknowledgement and recognition. At saka isa pa, hindi naman siya officially declared na hero. Mm-hmm. So bakit mo ilalagay yung airport sa pangalan niya? Mm-hmm. At yung airport naman na yan, alam naman ng sambayan ng Pilipino at ng buong mundo na yan ay Manila International Airport dahil yan ay ang naglararawan sa ating bayan, sa ating bansa na ang ating capital ay Manila. Ang alam ng international community ay Manila. So bakit naman natin sila isasaksak sa isip nila yung istorya about the Ninoy Aquino? Mm-hmm. Meron po nagsusulong actually ilang mga kongresista nito, attorney, na palitan din ang pangalan. Pandaigdigang Palipara ng Pilipinas. O, reaksyon niyo po doon? Oo, actually merong panukala nga si Congressman or Deputy House Speaker Paolo Duterte. Apo. Na palitan ito ng Paliparang Pandaigdigang Palipara ng Pilipinas. So kasi yan ay maganda yung layunin nila, no, na alisin yung bahid ng politika diyan sa pangalan ng airport. Pero kasi napakahirap naman banggitin noon yung Paliparang Pandaigdigan ng Pilipinas. Oo, mahaba. At saka isa pa, hindi naman lahat ng mga tao sa buong mundo ay nakakaintindi ng Tagalog. Hmm. So, ibalik na lang doon sa original na pangalan. Total, ang talaga ng original na pangalan yan ay Manila International Airport. Hmm. And besides, in the international aviation community, ang identification pa rin ng ating airport ay Manila International Airport. Opo. Kaya ibalik na lang para wala ng confusion. Opo. Okay. Ito at saka kailangan makaalpas na ang Pilipina, ang mga Pilipino, doon sa pagkaalipin ng pagpropaganda at indoctrination tungkol doon sa peke na kabayanihan ni Ninoy.
niluloko natin ng mga taong bayan, eh. Niluloko natin ng mga bata, binibigyan natin sila ng idea ng ibang prinsipyo na okay palang labanan ng gobyerno, okay na mag-sedition, okay na mag-rebellion dahil magiging bayani ka pa. Eh, ang daming kapahamakan ng inabot natin dahil dyan sa mga Aquino. Mm-hmm. Oh, dahil dyan sa maling akala na bayani si Ninoy, inilukluk si Cory sa isang kudita na kung saan, ang nangyari, ibinenta ni Cory ang mga ari-arian ng Pilipinas sa ibang bansa. No? At yung ating mga public utilities na noong panahon ni Presidente Marcos ay ang namamahala ay ang gobyerno, kagaya ng tubig at ilaw, kuryente, ipinamigay niya sa mga oligarko. Pati yung operation ng tollgate, ibinigay din niya sa mga oligarko. Kaya yung mga public utilities at mga basic public services natin, napunta sa mga oligarko. Yan ay kagagawa ni Cory. At ito naman si Ninoy, ibinoto ng mga tao dahil kasi imahe ng mga tao sa kanila, anak ng bayani, anak daw ng bayani. Anong nagawa ni Ninoy? Oh, 'di ba? Yolanda, Deng Baxia, Sap 44, Mama Sapano, yung kung ano-ano pa ng mga MRT mess, 'di ba? Nagkakaroon tayo ng mga mali na political decision dahil kasi brainwashed ang mga Pilipino. Na indoctrinate na bayani daw yung tatay, i-elect mo kahit na walang utak, kahit na walang experience, i-elect mo sa pagka-presidente. Dapat makaalpas na ang mga Pilipino sa ganyang propaganda, sa ganyang narrative. Opo. Kaya dapat alisin yan. Ang nangyari kasi, ginawa talaga nilang propaganda yan eh. Airport, inakala ng airport, pati highway, hospital, mga pera. Opo. Oh, talagang isinasaksak nila sa political advantage yung pangalan ng Aquino para every election, libre na yung kampanya nila. The whole year round, the whole term, libre yung kampanya nila dahil lahat ng pangalan makikita mo sa airport, sa pera, sa hospital, sa kalye, sa eskwelahan. Propaganda. Talagang indoctrination at saka propaganda. Kaya dapat makaalpas na yung mga Pilipino sa ganyan. Opo. Sa iyong petition po ay tinatawag na one of the first impressions and racist issues that are novel in nature. Yung issues po dyan, yung subject matter of transcendental importance, overarching significance to society, and of paramount public interest. Bakit po ba transcendental importance po ito, Attorney Gadon? Oo, kasi... dapat may transcendental importance yan kasi dito natin makikita na dapat ay ang mga role ng ating three branches of government, kagaya itong legislature. Opo. Dapat maayos ang kanilang pagsasagawa ng batas. Opo. Dapat pag may ginawa ng batas, yan ay talagang may rason, may dahilan, may explanation. Itong nangyari dito sa Republic Act 6639, basta na lang nilang nilagay na the name of Manila International Airport is hereby changed to Ninoy Aquino International Airport. Abay, that is whimsical. And that is, kung sa Tagalog yan ay yung kalabisan yan, yung whimsical, na basta mo nilang ipangalan, wala kang explanation, wala kang dahilan, wala kang objective. Ano objective mo doon? Ba't mo papalitan? Talaga namang kilala ng Manila International Airport yan. Ang objective talaga ay politika, propaganda, political propaganda. Kaya hindi dapat na yung ating isang institusyon na kagaya ng Manila International Airport ay ihalo sa propaganda, sa political propaganda. Kaya may transcendental importance yan. Kagaya nga in-explain ko kanina, nagkakaroon tayo ng mga maling political decisions because of this propaganda. And indoctrination. Okay. So, sa petisyon na may nakakuha tayo ng picture, Attorney Gadon, sa petisyong idihain ninyo dyan sa Court Suprema, ito po yung picture, Supreme Court, nullifying 33 years old law renaming Manila International Airport to Ninoy Aquino International Airport. Sa parin nyo po, ibalik na lang sa Manila International Airport para mas maintindihan, kasi English,
hindi po masyadong masalibuot. Kung baga, yung PPP kasi, yung mga foreigners, hindi masyado nakakapagbigkas ng Tagalog. But anyway, bedside na lang po, Attorney Gadon, sa ating mga manonood at tagapakinig sa inyo pong bagong hakbang paghahain na petisyon diretso na sa Court Suprema para pawalang bisa. Ito pong 33 taong batas na nagpapalit sa pangalang MIA Manila International Airport to Ninoy Aquino International Airport. Attorney Gadon. Oo. Yan ay kagaya nga ng sinabi mo, 30 taong mahigit na na yan ay nagdulot ng confusion at ng division sa ating mga kababayan. At yung international community naman, wala naman silang alam tungkol dyan sa kay Ninoy. Eh bakit ba palagi nating i-remind sa kanila yan? Bakit palagi nating i-educate ang mga tao na merong pinatay dyan na isang political figure? Napakapangit na imahe ng ating airport yan na ipapangalan mo dahil kasi may namatay dyan. At saka ang international airport natin, pangit na talaga imahe magmula nung ito ay pinangalanan ng Ninoy Aquino International Airport. Nandiyan na napakarumi, napaka yung laglag bala, napaka inefficient. O nagbago lang lahat yan nung umupo si Presidente Duterte. Kaya dapat baguhin na rin, ibalik na lang ang pangalan niya sa dati para lahat ng pangit na imahe, lahat na pangit na public perception dyan ay mabura na rin. Okay. Maraming salamat po, Attorney Larry Gadon. Magandang umaga po. Thank you. Maraming salamat, Aljo, at magandang umaga sa inyong lahat. Oras natin, 8:33 ng umaga. COVID Radio. Hashtag Laging Handa. Radyo Pilipinas Special Coverage.